Ikasampu ng Enero, Huwebes, pagkaraan ng Epifania, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagbalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng Espiritu at lumaganap sa buong kapaligiran ang balita tungkol sa Kanya. Kinaugalian niyang magturo sa kanilang mga sinagoga at pinupuri siya ng lahat. Pagdating niya sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para basahin ang kasulatan at iniabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niya ang lugar kung saan nasusulat. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ihayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag, ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutiang loob ng Panginoon. Binilot ni Jesus ang aklat, ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo, at nakatuon sa kanya ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimula niyang magsalita sa kanila. Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo. At sumang-ayon silang lahat sa kanya habang nagtataka sa gayong pagpapahayag ng kabutiang loob ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig. At sinabi nila, "Hindi ba't ito ang anak ni Jose?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu. Ito ang simula ng pampublikong ministeryo ni Jesus. Nabuhayan ng loob ang mga tao sa tagumpay ng kanyang ministeryo dahil kumikilos siya sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa sinagoga ng kanyang bayang Nazaret, sinabi ni Jesus, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon." Ang Espiritu ang unang tagapahayag ng mabuting balita. Ang Espiritu ang nagbibigay ng kapangyarihan at bunga sa lahat ng apostolikong gawain at ministeryo. Dapat nating palaguin ang mga kalooban ng banal na Espiritu sa lahat ng ating gawain. Isang magandang halimbawa ang ginagawa natin sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya kung kailan sa kapangyarihan ng Espiritu ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Sinabi ni Padre Yves Congar, isang teologong Dominikano, na ang buong buhay ng Iglesia ay dapat na isang epiklesis, isang panawagan sa banal na Espiritu. Pagsasagawa, ang gawain ng Iglesia ay nagaganap sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dumadaloy ang biyaya ng Diyos sa pagkilos ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga sakramento. Aktibo ka bang nakikilahok sa pagdiriwang ng mga sakramento?